Hi guys, thank you so much sa lahat ng comments at support sa last video ko tungkol sa narcissistic parent abuse. Alam ko mahirap tong topic na to at sobrang na-appreciate ko yung mga nag-share ng stories nila o kahit yung mga nag-iwan lang ng like or heart doon sa aking video. Alam nyo ba na gusto kong mag-take ng time para sagutin ng lahat at ilang replies nyo para lumalim pa tayo sa usapan na ito. So let's get into it. Unang-una, ang daming nag-comment na nakaka-relate sila doon sa sitwasyon ni Carlos Yulo nga, at dumadami din sa kanila ang nagsasabing ganito rin yung issues na natanggap nila or na feel nila growing up with their parents. At sobrang naiintindihan ko ang sakit ng pinagdaanan nyo, at okay lang na makaramdam ng hurt, confusion, o kahit galit. Kasi narcissistic abuse is really damaging kasi pinaglalaruan nito yung sense of self-worth at reality mo. Pero tandaan nyo na hindi tayo nag-iisa. We're building a community here para magtulungan tayong mag-heal together. Okay, let's get into some of the comments dun nga sa video ko na. Last ko na pinost. Ang sabi dito, have a narcissistic parent. This feels like a breath of fresh air. Iba talaga ang takbo ng utak nila. For some reason, kahit anong sabihin mo, it won't register to them. At palaging sila yung tama, and they have this protagonist view na sila yung bida and all the attention has to be on them. And if they feel like they would lose an argument, mag-jedi moves and would switch the conversation sila ang victim. Like, WTF, di ba? Ay nako, sobrang yan ang nangyayari sa akin talaga. Yung talaga yung number one na problema ko growing up. First of all, sobrang sorry sa ating commenter na si David Logie 2750. Well, sobrang sorry David Logie na pinagdaanan mo ito. Yung dinidescribe mo is classic trait ng narcissistic parent. Yung need nila na palaging balik sa kanila ang attention. Kahit sa mga sitwasyon na dapat ikaw yung inaalagaan at ikaw ang sinusuportaan. It's a form of emotional manipulation na pwedeng magpa-feel sa'yo na guilty ka for having your own feelings. Hindi ito tama at ang pag-recognize nito is already a big step na makakapag-set ka ng boundaries. Ayun, feeling ko talaga to na parang kasalanan ko na meron akong na-feel. Kasalanan ko na iba yung pakiramdam ko sa pakiramdam mo. Kasalanan ko naging tao ako. Ganun yung feeling niya. Growing up around this is like so mind-boggling. Talagang nakakalito. Litong-lito ka sa sarili mo na hindi ka ba pwedeng masaktan? Tandaan nyo, just because siya ang nagpalaki sa inyo, it doesn't have to give them the right na sirain ka. May power ka para i-rewrite ang story mo. Healing is not linear, it's a journey. Okay lang na mag-take ka ng time, okay lang na magkamali ka, okay lang na mag-seek ka ng tulong, therapy, support groups, or kahit pag-usapan lang with a friend, it can make a world of difference for you. Ma-feel mo lang na hindi ka nabubuang. Alam mo yun? Deserve mo na mabuhay na may halaga at pagmamahal, lalo na mula sa sarili mo. Gusto ko na ipagpatuloy natin ang conversation na to. So drop your thoughts on the comments below. Paano yung hinahandle ang relationship nyo with a narcissistic parent? Ano yung mga strategies na nakatulong sa inyo? Magtulungan tayo. Kung makatulong ang video na to, kahit sa isa lang sa inyo, I feel like it's gonna be worth it making this content. Kasi I grew up never having a mirror to my experience. So feeling ko talagang baliw na baliw ako. Feeling ko talagang ako lang talaga ang nakaka-feel ng ganito. Tapos ang sama-sama ko for being a person setting boundaries with my own parent, cutting them off. Sobrang ako na talaga yung pinakamasamang tao sa buong mundo. Well, in fact, it was just an act of self-preservation. Kasi kung hindi ko gagawin yon, mabubuang talaga ako guys, sa totoo lang. So thanks sa pagsama niyo sa akin today. And remember, healing is a process at yung fact na nandito ka ngayon sa video na to, that's already a big step. Sobrang proud ako sa inyo. Sobrang proud ako kay Carlos Yulo. Sobrang proud ako sa inyo na nagko-comment sa last video ko. May mga iba pa. Let's talk about it on the next videos. Until next time, take care of yourself. Bye!